papasok ng expressway si Zion nang mapansin niyang wala ang kanyang wallet. Mabuti na lamang at may barya siya sa kaha at yun na lang ang inabot niya sa cashier ng tollbooth. Gayunpaman, hindi niya maaaring ipagsawalang bahala ang wallet niya. Naroon kasi ang ilang mahalaga niyang cards. Kaya naman na makalabas siya ng expressway ay nag-U-turn siya pabalik. Hindi niya naman maaaring ihabiling kay Kiara ang mahalagang dokumento ng pagkakakilala niya. Wala siyang tiwala sa babaeng yon. Kahit pa masayang ang isang oras na ibinyahin niya pabalik. Sumukay siya sa elevator paakyat ng third floor. Laking gulat niya nang pagbukas ng kwarto ni Yaya Igay ay wala ng tao roon. Nasaan ang pasyente dito, sir? Tanong niya sa hospital personnel na naroon na naglalagay ng bedsheet. Wala po naka-admit sa room na to, sir. Sagot ng lalaking empleyado sa kanya. Pero may tao dito kanina nang iwanan ko. Giit niya. Igay po ang pangalan. Naiwanan ko nga po yung wallet ko sa sulong ng cabinet. Pagkawika niya, tinignan niya ang sulong. Laking pasasalamat niya na naroon pa yon. Mabuti na lang. Kung hindi, mahihirapan na naman siya mag-umpis sa paglakad ng mga dokumento na yon. Baka po sir, nakalabas na siya. Tudang sabi ng lalaki. Pero hindi po, sure po ako na walang tao rito sa room na to. Ako po yung nag-aayos ng lahat ng room para sa mga bagong admit na pasyente. Ang totoo po niyan, ngayon pa lang po ito magagamit mula ng mabakanti ito 3 days ago. This time, nakitaan niya ng confident ang lalaki sa sagot nito. Baka nagkamali ka lang. Gagaling ko lang po dito kanina. Dito po kasi nakahiga sa kama na to, si Yaya Igay. Giit ng binata, di siya maaaring magkamali at mayroon siyang ebidensya, ang wallet niya na nakuha roon. Ano po ang apelyido ng pasyente, sir? Hindi ko po alam. Yaya po siya ng kakilala ko, ni Kiara Almazar. Aniya, di niya naman kasi talaga alam ang apelyido ng matandang yon. Si Miss Almazar po ba ang guardian niya? Yes. Napakunot sandali ang noo ng personnel bago ito sumagot. Parang wala naman po akong natatandaan na Igay na naka-admit dito, sir. Matanda na po siya. Baka po naalala nyo. Mayroon po kaming 8 pasyente rito na matatanda. At kung hindi nyo po alam ang buong pangalan ng pasyente na tinutukoy nyo, hindi ko po kayo matutulungan na mahanap siya. Hindi naman po pwedeng isa-isahin ang mga pasyente namin dito para i-check nyo. Labag po yun sa patakaran ng hospital. Di bali na lamang. Wika ng binata. Ang mahalaga, nakuha ko ang wallet ko. Yun lang at iniwan na niya ang lalaki. Wala na siyang pakialam kay Kiara at sa yaya nito kung nasaan man sila ngayon naroroon. Mga matanda na sila para alalahanin pa niya. For the past 6 years na wala siya sa tabi nito, okay naman si Kiara nang muli silang magkita. Ang totoo, tag-mature na nga ito kung mag-isip. Di na ito padalos-dalos kagaya noon. Nag-improve pa nga ito kaysa sa inaasahan niya. Bagay na ikinatutuwa niya. Di man niya ito naging asawa, tamang landas naman ang tinahak nito. Kaya di na magigilty ang papa niya na hindi nito nasunod ang bili ni Uncle Solomon. Naglalakad siya sa hallway na makasalubong niya ang isang nurse. Huminto ito sa isang pintuan. Sakto naman ang pagkabukas nito ay nahagip ng mata niya ang pamilyar na babae. Si Kiara ba yon? Aniya. Pinakatitigan niya itong mabuti para lang makonfirm. Kaso, di siya sigurado. May kandong kasi itong batang babae. Kung may pagmamasdan ng dalawa, para silang pinagbiyak na bunga. Nagkagulatan pa silang pareho na magtama ang mata nila. Zion? Ang tila nauutal nitong sabi na makita siya sa harapan nito. Napasunod kasi siya sa nurse kanina pagpasok nito sa kwarto. Napatitig lang siya rito ng matagal. Kala ko ba umuwi ka na? Bakit ka ba narito? Naiwan ang wallet ko sa room ni Yaya Igay. Bakit nga pala kayo naririto? Nakatingin din siya sa mata ni Igay ng sandaling yon. Nakatayo ito sa tabi ng kama. Kanina lang ay mahina ito. Pero ngayon, talo pa nito ang nakalunok ng birtud. Kaya mabilis na nanumbalik ang lakas. O sadyang may mali lang talaga sa mga ito. Doon niya lang naalala na basta lang itong nakahiga sa kama na walang anuman nakakabit sa katawan na medical devices. Okay pala dito sa hospital na to. Magaling na kaagad kayo. Wika niya sa matanda. First class ang hospital na to, Zion. Kwalita ang serbisyo. Kaya di nakatakataka yon. Si Kiara ang sumagot sa kanya. Quality ba talaga? O baka naman may salamangka? Pero since magaling na siya, ikaw, sasama ka ba sa akin pabalik ng San Ildefonso? Hindi, mauna ka na.
Bakit? Wala ka na naman pasyente pa, hindi ba? Wika niya nang mapadako uli ang mata niya sa batang karga nito. Sino naman tong bago mong pasyente? Aniya na kinatingin ng bata sa kanya. Nakatalikod kasi ito sa kanya pagpasok niya. Napatitig lang siya sa mukha nito. Medyo nagulat lang siya dahil sobra itong kamukha ni Kiara. Unang tingin pa lamang niya rito para ba nakita niya uli ang kabataan ng dalaga. Parang pinagbiyak na bunga ang dalawa. Kaya di na siya magtataka kung anak ito ni Kiara kahit pa itanggi nito. Hindi siya maniniwala. Anak mo? Ano ba sa tingin mo? Anito at inirapan siya ng dalaga. Umalis ka na nga, nakakaistorbo ka rito. Sabi pa nito sabay baling sa nurse. Nurse, sige na, kunan niyo na ng vitals ang pasyente. Tahimik lang siya nakamasid sa dalawa the whole time na chinecheck ng nurse ang bata. Ang panghuling ginawa ng nurse ay ang pagbigay nito ng pampausok sa bata. Mami, pakiubos po yan kay baby, ha? Sure po, ako na pong bahala. Sagot ni Kiara. Lumapit lang siya uli sa dalawa nang umalis na ang nurse. Ang cute mo, anong pangalan mo? Nakangiting tanong niya sa bata, hindi siya pinansin nito. Yumakap lang ito kay Kiara at inihilig ang ulo sa dibdib ng dalaga. Mayroon siyang awang nararamdaman para sa bata ng mga sandaling yon. Sa pagkakaalala niya, ganito rin kasi siya dati. Madalas rin siyang atakihin ng sakit na to mula noong bata pa siya. Mabuti na nga lang, nang tumuntong siya ng 7 years old ay nawala na yon. Ako nang hahawak. Aniya kay Kiara na subukan niyang kunin ang hawak nitong hose ng nebulizer. Wag na, kaya ko na. Mabuti pa, bumalik ka na sa inyo. Hindi ako uuwi sa amin kapag di kita kasama. Wag niyo na pong isama si Mami, please. Putol-putol na sabi ng bata na kandong nito. Napaluhod siya sa harap ng bata at ngumiti. Kaya pala ang cute mo. Mami mo si Kiara. Nakangiti niyang sabi sa bata. Nagpapi-eyes lang ito sa kanya bago nito itinago ang mukha sa kanya. Binitawan na lamang ni Kiara ang hawak nitong aparato nang hawakan niya ang kamay nito. Kaso, lumipat sa kanan ang ulo ng bata. Kaya sinundan niya ang ilong nito. Kaso, lumipat uli ito sa kaliwa. Huwag ka malikot, sayang ang usok. Aniya sa malumanay na boses. Ayoko sa'yo, bad ka? Napaawang ang labi niya sa sinabi nito. Inarapan pa siya nito bago iniiwas ang mukha sa kanya. Di naman ha? Pagtatanggol niya sa sarili. Akin na, Zion, ako na lang. Agaw ni Kiara sa hose na hawak niya. At hinayaan niyang makuha ito ni Kiara kesa sa masayang pa ang usok noon. Sinundan niya uli ang mukha ng bata. Bati tayo, hindi ba? Ako si Zion. Pwede mo ako maging kaibigan. Nilalaro-laro niya ito ng tingin. Kaso, di umepekto sa pagpapakindat-kindat niya, pati na rin sa pagngiti ng matamis dito. Ayoko sa'yo, ikaw ang monster na nagbubuli sa mami ko. I hate you. No, hindi totoo yan. Iniwas uli nito ang mukha sa kanya. Sige na, Zion, huwag ngayon. May sakit siya, pwede ba lumabas ka muna? Maawa ka sa bata. Binigyan mo siya ng stress. Napatayo siya, kung sanang humakbang ang mga paa niya palabas ng silid. Kundi lang dahil sa kalagayan ng bata, di siguro siya lalabas doon. Ayaw niya namang maging sanhi pa ng paglala ng sakit nito. Bakit kaya monster pa ang tawag nito sa akin? Natatawa siya nang maisip yon. Ang tapang naman niya. Mag-ina nga talaga sila. Napapaisip lang siya kung paano nagkaroon ng anak si Kiara. Wala naman itong nabanggit na anuman sa ama niya. At ang papa niya ganun din. Or pwede rin alam ng papa niya na may anak ito at di lang nabanggit sa kanya. Napahima siya ng ulo nang sa pag-iisip ng mga bagay na yon. Bumuga siya ng marahan sa hangin. Bakit niya pinag-aaksayahan ng oras ang ganitong bagay? E ano naman kung may anak ang babaeng yon? Anak, narito ka na pala. Si Kiara, bakit hindi mo kasama? Maayos na ba ang yaya niya? Malumanay na tanong ng ama. Sa opisina siya nito tumuloy pagkagaling niya sa Maynila. Tumuloy muna siya sa loob at pakiramdam niya na pagod siya sa biyahe. Kaya prente siyang inukupa ang silya sa tabi ng mesa at nagpantikwatro ng upo. Oo naman papa, maayos na maayos si Yaya Igay. Actually, hindi naman talaga siya ang pasyente. Sinungaling lang talaga ang ampun niyo. Aniya, pinatong niya ang siko sa mesa kasunod ng pagbuntong hininga. Anong ibig mong sabihin, Zion?
Ang tila natigilan na tanong ng ama. Nakatingin na lamang ito sa kanya. Hindi niyo yata nabanggit sa akin na may anak si Kiara. Aniya na nagpakunot ng noon ito. Ano? May anak si Kiara? Napaalo ng kilay niya sa tanong ng ama. Bakit? Huwag mong sabihin na hindi niyo alam ang tungkol doon. Akala ko po ba palagi kayong updated sa kanya? Natatawa niyang tanong sa ama. Dahilan para mabitawan nito ng tuluyan ang papel na nasa kamay nito at mailapag yun sa mesa. Mukhang di nyo yata kilalang maigi yung ampo nyo, Papa. Naisahan niya kayo. Palibhasa kasi ang bait nyo sa kanya. May himig paninisi niya rito. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Well, hindi niya diretsong inamin sa akin. Pero mami ang tawag nito sa kanya. Paano mo nasabi na anak ngayon ni Kiara? Hindi kaya close lang sila kaya mami ang tawag nito sa kanya? Pwede naman ganun pa. Kaso, hindi eh. Magkamukha sila nito na parang pinagbigyak na bunga. At imposible mangyari yon, Papa, kundi talaga sila magkadugo. Baka anak sa tingin mo lang yon. Baliwalang tugon ng Papa niya, ibinalik nito ang mata sa papel na nasa ibabaw ng mesa. Sabihin nating sa mata ko lang yon, Papa. Pero nagtataka lang ako, bakit niya kailangan magsinungaling sa atin na may sakit si Yaya Igay? Gayong ang totoo, yung bata pala ang may sakit na pupuntahan niya sa hospital. Kaya pala atat siyang paalisin ako. Malas niya lang at bumalik ako sa hospital para balikan ang wallet ko. At kung di nangyari yon, hindi ko malalaman ang tungkol sa batang yon. Wika niya. Bakit kasi hindi mo siya tinanong tungkol sa batang yon? Andun ka na rin naman. Pinaalis niya ako, Papa. Saka yung bata galit sa akin. Pinubuli ko raw ang mami niya. Sumbong pa niya sa ama na ikinapigil nito ng tawa. Ilang taon na ba ang bata? Hindi ko alam, Papa, pero sa itsura niya, sa tatas niya magsalita, tingin ko 5 taong gulang na siya. Napatigil siya sa pagsasalita nang maalala niya na 6 na taon mula noong may mangyari sa kanila. Hindi kaya bigla ang pagtahip ng kaba niya sa dibdib nang maisip ang bagay na yon. Paano nga kaya kung anak niya yung batang yon at tinago lang sa kanila ni Kiara? Hindi, imposible. Hindi maari. Kontra ng isipan niya. Ang totoo, mula nang umalis siya sa hospital, di na mawala sa utak niya ang dalawang yon. Paulit-ulit niya nakikita ang imahin nito, naka-side view at nakaupo sa silya. At nang oras na yon, may biglang bumundol ng kaba sa kanyang dibdib. Lalo na mapagmasdan niya ng buo ang mukha ng bata. Para bang may imaginary string na nag-uugnay sa pagkatao nila. Kung kakalkulahin niya ang panahon na may nangyari sa kanila at kung sakali man may nabuo, malamang 5 taon na ang bata. Bigla siyang napatingin sa mata ng ama na noon ay tila ba nag-iisip din. Kung 5 taon ang anak ni Kiara at itinago niya yun sa atin, hindi kaya anak mo siya? Pareho din pala sila nang iniisip nito. Aalamin ko ang totoo, Papa. Hindi rin talaga ako matatahimik kung nagbunga nga yung nangyari sa amin sa kondo. Buo na ang loob na sabi ni Zion. Sasamahan na kita, anak. Gusto ko rin malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa batang yon. Oo, updated ako sa kanya. Pero kasi may mga panahon na hindi ko siya napupuntahan dahil abala ako dito sa trabaho. Sabi pa ng ama at bigla ay nalungkot ito. Tingin ko napabayaan ko siya. Hindi ko siya nabantayan ng mabuti. Tila ba nagigilty na sabi ng ama. Huwag niyo nasisihin ang sarili niyo, Papa. Ginawa niyo naman ang lahat para sa ikabubuti niya. Siya lang naman ito matigas ang ulo, kaya di niyo naman kasalanan kung nagkaanak siya. Wika niya na kinatitig nito sa mata niya. Anak, ikaw ba may galit pa sa kanya? Kapag kuwan, itanong nito sa kanya sa mababang boses. May ilang minuto ring nakatingin si Zion sa ama bago sumagot. Wala na po yung mga nangyari sa nakaraan sa amin. Kinalimutan ko na po yun. Nagsorry na siya at nakikita ko sincere naman siya sa mga sinasabi niya. Mabuti naman anak dahil sa totoo lang, di rin naman naging madali ang pinagdaanan niya sa murang edad. Kaya naman ganun na lamang ang pag-uunawa at pag-iintindi ko sa kanya. Magkasama na silang bumiyahe paluwas ng Maynila para puntahan lang ang dalaga. Kayo na lamang ang umakyat sa taas, Papa. Bakit ako lang? Akala ko ba ikaw may sadya sa kanya? Kuno noon tanong nito sa kanya. Oo, kaso hindi agad ito nagsalita. Napapakamot-kamot pa ito sa ulo. Saka na lang po ako magpapakita.
Galit kasi sa akin ang bata. Ayoko naman po lumala ang sakit niya nang dahil sa akin. Sige anak, hintayin mo ako dito. Ani ng ama sa binata at pagkatapos ay bumaba na ito sa kotse.